Hello mga kaibigan! Kumusta tayong lahat? Ito na naman si Mama Cherry. Magsasalita na naman sa inyo. Or magbibigay na naman ako sa inyo ng mga tips tungkol sa buhay-buhay. Ang pag-uusapan natin ngayon or ang ibibigay kong tip ay tungkol sa sigurado na ba tayo. Ito yung sasabihin ko na dapat alam mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Kailangan natin sa buhay na siguraduhin natin, kaya dapat alam mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Yan ang isa-isahin natin or yan ang pag-uusapan natin. Pero syempre, bago yan. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell dyan sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe ka na! Yan nga yung sinasabi ko kanina. Dapat sigurado ka. Dapat alam mo kung ano ang gusto mo para masaya ang buhay at wala kang pagsisisihan. Kailangan talaga sa atin, kasi minsan pag nagmamadali tayo sa buhay or nagmamadali tayo sa pagdidesisyon, hindi tayo sigurado na yun ba talaga ang gusto natin. Kaya kailangan, wag muna tayong magmamadali. Dapat siguraduhin natin na yun ba talaga ang gusto natin. Ano ang ibig kong sabihin doon sa sinasabi kong siguraduhin muna natin or wag magmamadali? Magbibigay ako ng example. Halimbawa sa pag-ibig, ha, pinaka-importante ito, kasi dito tungkol sa pag-ibig, maraming bobo dito. Maraming tao na matalino sa klase, maraming tao na matalino o magaling sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa pag-ibig or pagdating sa pagmamahal ay napakabobo. Kaya ang nangyayari, nagmamadali. Or minsan, hindi na iniisip or hindi na iniintindi kung yun ba talaga ang gusto mo sa buhay. Kaya nga sabi ko, dapat siguraduhin natin. Kasi sa sobrang pagmamadali natin, sa sobra nating excited, nakakalimutan natin na siya na ba talaga ang gusto mo. Tapos, eto na, kasi nabubulag ka sa pag-ibig mo. Pagdating ng panahon, eto na, sisi na, nagsisi na. Kasi hindi pala siya ang talagang gusto mo. Kaya dapat, sabi ko, siguraduhin mo muna na yun ba talaga ang gusto mo sa buhay. Ang dami talagang nagkakamali. Kasi hindi na iniisip yung bukas, hindi na iniisip na siya na ba talaga. Basta pag ito na tumitibok, wala na, nakakalimutan na ito. Kasi ito na, sa Bisaya pa, nagpalabi. Nagpalabi na yun. Ito na ang iniintindi, hindi na ito. Kaya sa pagmamadali at hindi na siniguro, hindi na niya iniisip na yun na ba talaga. Hindi na niya iniintindi kung yun na ba talaga ang dapat, kasi nga nagmamadali. Pagdating sa panahon, magsisisisi. Okay lang sana kung nasa right tao ka, na yung pagmamadali mo or yung desisyon mo na hindi mo na pinag-isipan, na sana okay para walang pagsisisi sa bandang huli. Pero halos karamihan sa pagmamadali or sa pag-ano, nadadapa or hindi tama yung naging desisyon. Kaya sabi ko, dapat alamin mo muna sa sarili mo. Kasi tayo lang talaga ang nakakaalam kung ano talaga ang gusto natin sa buhay. Hindi siya, hindi ako, kung hindi ikaw lang mismo. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Kaya bago ka magdesisyon sa buhay, siguraduhin mo muna na yun na ba talaga. Kasi pag dumaan na yan, nagkakamali ka na at nagdesisyon ka na ng ganun, sayang.
meron nga mga sabihin na kung maibabalik ko lang, o di ba yung mga ganyang bagay? Yung mga ganyang salita, kung maibabalik ko lang, kasi bandang huli, medyo may kunting pagsisisi. Kaya sana huwag maranasan yung ganun. Eh sabi ko, siguraduhin mo muna. Pinaka-importante na siguraduhin mo muna. Yung binigay ko kaninang example tungkol sa pag-ibig, eto pa, siguraduhin mo muna. Dito naman tayo sa halimbawa, estudyante ka. Estudyante ka. Yung kaibigan mo, ang gustong kunin niya kurso, ay halimbawa, ito yung gustong na kurso ng kaibigan mo. Ang gusto ng kaibigan mo magiging, halimbawa, magbigay tayo ng example, gusto ng kaibigan mo maging engineer siya. Ikaw, hindi ka naman masyadong magaling sa math, pero yung best friend mo, nag-engineer, ikaw, gumaya ka. Nag-engineer ka din. Nung nag-aaral pa kayo, syempre, pag-engineering, ang mahal ng tuition fee dyan. Nakigaya ka. Pero, pagdating sa, nasa bandang gitna na kayo, hindi ka, or hindi mo na kaya. Dahil iba talaga ang gusto mo, kaya hindi mo sinigurado ang sarili mo na tama ba yung naging desisyon mo. Kaya sabi ko, siguraduhin mo muna para hindi ka magsisisi at walang masayang na panahon, at syempre yung financial. Kasi sa ngayon, hindi ka pa sigurado, kaya kailangan siguraduhin natin at magkasama talaga yan. Yung huwag magmamadali sa buhay at yung siguraduhin mo muna. Kasi kung nasa tama ang pagdesisyon mo, nasa tama ang naging plano mo, pagdating ng tamang panahon, maging productive ka sa lahat ng gawain mo. Sa lahat ng naging desisyon mo, magbubunga yan ng maganda. Kasi yung naging desisyon mo ay tama. Yung gusto mo, yun talaga ang gusto mo sa buhay. At magkaroon ka talaga ng, or magbunga ng magandang kinabukasan. Maganda ang epekto pag ito ang sinunod mo. Yung kay Mama Cherry talaga, isang tip lang po ito, kasi sa panahon ngayon, marami ngayon ang hindi pinaplano ang buhay. Basta na lang, taratatatatat, bang, o yun na. Dapat alamin mo talaga muna sa buhay, o alamin muna sa sarili mo na yun na talaga, para maging happy at masaya ang buhay mo pagdating sa tamang panahon. Andyan lang yan eh. Kaya dapat nasa tamang panahon at huwag magmamadali. Siguraduhin mong yun ang plano mo sa buhay mo. Kasi pag hindi ka nakapag-decide ngayon, huwag ka munang mag-desisyon ng ura-urada. Pag-isipan mo munang maigi. Pero yung tip ko, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga estudyante, o yung sa mga single pa dyan, yun lang ang tip ni Mama Cherry sa inyo, na dapat alamin mo muna sa sarili mo na yun na ba talaga ang gusto mo sa buhay. O ito pa yung isang example natin. Yung nagpaplano na magtrabaho sa ibang bansa. Ito, isang example ko din ha. Lalo na sa mga nanay dyan, na syempre may mga anak, may pamilya. Dahil sa hirap ng buhay natin dito sa Pilipinas, gusto mong pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Nag-desisyon ka kaagad, punta ka kaagad sa agency, nag-apply ka kaagad. Ito na, pirma ka na ng kontrata, flight ka na sa isang linggo. Ngayon, naisip mo, kaya ko kayang iwanan yung mga anak ko dito sa bahay. Kaya ko kayang iwanan ang pamilya ko dito sa Pilipinas at pupunta ka, makipagsapalaran ka sa ibang bansa. Kaya sabi ko, dapat bago mo gawin yan, siguraduhin mo muna na yun ba talaga ang gusto mo. Kasi pag nandoon ka na sa ibang bansa, hindi ka na pwedeng paiyak-iyak doon at sabihin mo, uuwi na ako, namimiss ko yung pamilya ko, namimiss ko yung mga anak ko. Hindi pwede yung ganun. Kaya bago ka magdesisyon sa buhay, dapat siguraduhin mo na yun talaga ang target mo, yun talaga ang gusto mo. Kasi wala sa umpisa ang pagsisisi. Talagang may kasabihan, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya para walang pagsisisi sa buhay, dapat siguraduhin mo na kaya mo. Kasi yung iba dyan, ang hirap ng buhay, gusto ko na mag-ibang bansa, gusto ko mag-abroad. O madaling sabihin, abroad. Pagdating doon, kaya mo ba?
Unang-una, kaya mo ba yung lungkot na mapahiwalay ka sa pamilya mo? Pangalawa, kaya mo ba ang trabaho? Kaya yun ang dapat siguraduhin mo muna na bago ka sumugod sa buhay, siguraduhin mo na yun ba talaga ang gusto mong mangyari? Yun ba talaga ang plano mo sa buhay? Kaya itong kay Mama Cherry ngayon, isang tip ko lang talaga, kasi marami talaga ang nangyayari na ganito, tapos pagdating sa bandang huli, nagsisisi na. Andoon na yung bakit ko ginawa ito? Bakit ako nagdesisyon kaagad? Bakit ako sumugod? Yung mga ganun, yung mga bakit, ang hirap sagutin yan. Kaya habang hindi ka pa nakapag-decide, siguraduhin mo talaga, paulit-ulit ako, siguraduhin mo na yun na ba talaga ang desisyon mo or yun ba talaga ang gusto mo. Para maging masaya ang buhay mo, planuhin mo talaga. At huwag nating kalimutan na pag nagplano tayo sa buhay, huwag nating kalimutan sabayan ng prayers. Yun ang importante natin sa buhay. Tayo, sa panahon ngayon, yun ang pinaka-importante. Huwag nating kalimutan magpasalamat at mag-prayer talaga parate. Kasi sa kanya ang guidance, nandyan lang siya. Bigyan tayo ng guidance kung tama ba yung naging desisyon natin. Kaya kailangan natin ng prayers, kailangan natin ng panalangin sa bawat isa. Yung kay Mama Cherry talaga, isang tip ko lang po ito para sa atin. Ha? Hindi naman ako nagyaw-yaw dito, hindi naman ako nag-sermon, kung hindi sa akin lang, kunting tip lang para maging happy ang buhay natin. Sana po itong video ni Mama Cherry ngayon nakapagbigay ng kunting tip sa bawat isa sa atin. Sana po nagustuhan niyo yung video ni Mama Cherry ngayon na dapat alamin mo muna kung yun ang gusto mo sa buhay para maging happy ang buhay natin. Kung hindi pa ho kayo subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click nyo ang notification bell dyan sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Marami pa po tayong gagawin mga videos o mga tips sa buhay. Marami pa ang gagawin si Mama Cherry yaw-yaw. Kasi namimiss ko talaga ang mag-yaw-yaw. Pero syempre, huwag kalimutan. I-click natin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Salamat po sa pagsubaybay. Thank you. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Bye-bye. Salamat.